Nasa bansa ngayon ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky para sa kanyang unang pagbisita sa Pilipinas. Para sa ibang detalye, makakausap natin si Maricel Halili. Magandang umaga, Maricel. Ano ba ang pakay ni President Zelensky dito sa bansa? Magandang umaga sa iyo, Ruth. Hindi pa malinaw kung ano talaga yung layunin ni Ukraine President Zelensky sa pagbisita niya dito sa Pilipinas. Pero malinaw naman doon sa kanyang talumpati sa Singapore na hinihikayat niya yung mga Asian countries na dumalo sa Global Peace Summit na gagawin ngayong Hunyo sa Switzerland. Ito ay para sa kapayapaan sa Ukraine. Kani-kanina lamang dumating dito si President Zelensky mga bandang alas 8 ng umaga at ginawaran siya ng isang arrival honors pero wala doon sa palace grounds si President Marcos. Hindi naman kasi ito itinuturing na isang state visit ng Malacanang. Ito ay isang bilateral meeting sa pagitan ng dalawang heads of state. Matapos noon ay sinalubong siya ni President Marcos dito na sa loob ng palasyo at nagkaroon sila ng isang bilateral meeting. Inabutan natin hanggang sa opening statement kung saan ipinaabot ni Pangulong Marcos ang kanyang pasasalamat sa pagbibigay ni President Zelensky ng oras sa pagbisita niya dito sa Pilipinas mula sa Singapore. At sa panig naman ni President Zelensky, sinabi niya na siya ay natutuwa dahil ngayong taon ay inaasahan ang pagbubukas na ng Embahada ng Ukraine dito sa Pilipinas. Maya-maya inaantabayan na natin, Ruth, kung magpapaumlak ng panayam itong si President Zelensky para matanong din natin tungkol sa mga issue ng Ukraine at ng West Philippine Sea. Ruth? Maricel, tanungin ko lang kasi parang hindi naman sa biglaan ba ito or wala lang naging anunsyo the past days nung dun lang ba sa Singapore na buo itong plano? May ganyang impormasyon ba kayo? Alam mo, Ruth, kanina nga nagbibiroan kami nung nililinaw namin sa Malacanang kung state visit ba to, official visit, kasi mukhang surprise visit nga yung nangyari. Ano? Pero sa panig kasi ng media, kagabi ipinagbigay alam ng Malacanang yung pagbisita ni President Zelensky dito sa Pilipinas. Matatandaan na nung bumisita siya sa Singapore, nakausap niya yung ilang mga heads of state ng ibang Asian countries. Kabilang na nga dyan ang bagong nanalo na presidente ng Singapore. Pero hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap ni President Marcos kasi kumbaga ay nagkasalisihan sila. Umalis kasi si President Marcos sa Singapore nitong Sabado. Siyempo naman ang pagdating ni President Zelensky doon. So kung tutusin, ito talaga yung kanilang unang beses na magkakaroon ng in-person meeting dahil yung huli nilang pag-uusap ay yung over the phone na pag-uusap nila tungkol sa sitwasyon sa Ukraine noon pang nakaraang taon. Sige, antabayan na natin yung mga mangyayari sa kanyang pagbisita ngayong araw. Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.